tropa ko. Lonely daw siya. Single lang ka, hi. Welcome to Youth Service Christmas Edition. Archie, sorry. Been an hour. And I'm still here. Kasi wala akong nakaya. Hey guys, so today is Friday and what I'm gonna be doing. Bakit ba English? And I'm so calm. Wala akong energy kasi wala rin akong tulog kasi tinapos ko mag-edit nung vlog ko. Kasi as what I have mentioned, I'm not gonna stop vlogging. So yeah, just to let you know, para makita nyo na may upload talaga ako. And pero ang dami ko pang kailangan gawin. Today, pang errands ko is kumuha ng police clearance, tapos mag-church, and then, or pag mas maaga pa ako nakakuha is papagawa ko yung laptop ko. So if you guys don't know, yung laptop ko, sira na yan. Sira na yung battery niya. And lagi lang siya naka-dextos. Ganun, nakasaksak lang siya lagi. Hindi ko na siya magamit even dito sa bed. Hindi ko na siya makanood na nakaiga. Ganyan. Even pag nanonood kapag kakain, ganyan. Hindi ko na siya. Kasi nga, sira yung battery niya. Kailangan nakasaksak lang siya lagi. That's what I'm gonna do today. And actually, bukas, 15 ngayon, diba? Supposedly may simbang gabi. Ang iniisip ko pala, kung bakit pinag-iisipan ko mag-vlog ako ngayon December, is feeling ko wala masyado akong ganap. At saka, yun, bukod sa wala akong masyadong ganap, na-trauma kasi. Trigger warning, but like, na-trauma ako nung sa Vlogmas 2021, na ang hirap pala nung ginagawa nila ng daily vlogs, daily upload. Yung akin nga, hindi ko daily upload yun, pero ang hirap nga i-edit lahat, ang dahil ko nga i-edit, and yung the day-to-day na vlog, yung daily vlogs, kanyan, ang hirap nun, especially kapag ikaw lang, wala kang editor, kanyan. So yeah, pero I came to my decision na, I have made my decision na, sige, i-vlog ko lang kung ano yung mga pwede ko ipakita sa inyo guys, and i-vlog ko lang for the sake of documenting the events during my December 2023. And also, sayang naman yung intro ko. If you have seen my intro, comment below kung gusto nyo ba. Pero yun, sobrang basic lang yun. Ginawan ko lang siya lang, like, yung proper intro lang. So, yeah. By the way, I'm getting ready kasi nga, alas ako. So, yeah. I'll update you guys later. Let's see the final look. Ay, final look. Ano to? May catch it. But if you want an update, hindi, kahit hindi na i-ask, may nakaplano din ako content dyan. But yeah, I'll see you guys later. Aayos muna ako para mas mabilis. So yeah. So hey guys, this is the final look. By the way, I'm growing my mullet. If you can tell. And gusto niyo ba ang feed check? Ay hindi, mag-aano muna ako. So shoes muna ako. So we can do feed check. Cause baby like, ooh, it's all another flower. Na-upload ako bukas. Oh. Mananood ako. Anyway, nakita ko yung tropa ko. Lonely daw siya. Single lang ako, hi. Yes. Ano, ilalagay ko yung user niya. Anyway.
lahat yan. Kimmy, wanna say hi? I'm actually drunk. First in a while na magkasama na naman kami. Ngayon ko lang siya nakita. Sa last youth service pa. Ayan, wag nyo nang hanapin yung isa kasi sabi niya, i-delete ko daw yung clip namin kanina. Low-key lang daw siya. So we in this channel, in this community that we have, we respect each other's privacy. So yeah. Archie, sorry. Winter is here, my favorite time of the year. I could get close to my dare, babe. I could feel the breeze coming through. I could see me and you cuddled up underneath the mistletoe. Anything that you want, just let me know and we can go high as the moon, high as the skies above. Hey guys, so yun, this is an update. I feel like this is where gonna end my day. So yun, nakapagpalit ako ng battery na laptop. Thank you so much kay Kim kasi nag-witch sa akin. Anyway, I'm still thinking if kakain ba ako or sa bahay na lang. Hey guys, my update. I'm currently trying to chat people. Kasi pauwi na ako as naglabas na ako ng pawasari ko at 21 pesos. Pero originally, kumain na ako nga para like matapos na yung haba ng pila. Pero pagkadating ko doon, ang haba pa rin ng pila. Kasi nga, today is my transport strike. Hindi ito for sure, hindi lang ito sa naulan eh. Pero like, transport strike nga ngayon ng mga pili and duty. That's why it's really important to say no to GFT Pays Out and even PUV Pays Out kasi isa lang ako sa mga commuters na apekto. Pero yeah, natapos na rin yung wifi dito and kanina I was trying to book a Grab or Joyride. Lahat kinatry ko i-download, hindi ko siya ma-download for some reason, natapos na lang yung wifi. Hindi ko alam kung magpapalood ako. At yung mga ginagawa ko, ano lang to, mga paraan na lang to na makauwi man lang ako ng maaga. So ayan, hindi siya makapag-book kasi wala talaga akong data. Kaya nakikunit lang ako kanina, pero let's see if nag-work ito. Second attempt. I'll try to connect sa electricity wifi. Sabi na ito yung mga panagagawa ko gusto ko yung pagbalo na ito yung thank you.
I don't know if you can hear me, but yeah, this is an update. It's been an hour, and I'm still here. Kasi wala akong masakyan. I know I sound privileged by saying that. And yeah, I acknowledge that I still have this little privilege to, you know, book a ride. Pero I know for sure that this is happening because of the strike. And we don't blame the drivers for that. But all I'm saying is demand public mass transportation. No to jeepney and EUV pays out. Make yourselves vigilant and aware of what's happening. Or about the, you know, the policies that this government is trying to implement. Kasi eto nangyayari. I know, I am just, as what I have mentioned kanina, I am just one of many commuters that, you know, experiences this. And imagine we could experience this on a daily basis after December 31. Kasi hanggang 31 lang yung prangkisa ng mga jeepney drivers at PUV drivers. Imagine kung anong situation pa yung may experience, and even worse than this for sure, na most of us is computers. So yeah, I'm still trying to book a ride, and I asked my friends na nagpa-load na ako, and I asked some of them na i-book din ako. But yeah, so what I have said, make yourselves vigilant. Ayun lang masabi ko, make yourselves aware of the situations here, the current events, and you know, take a stand. Yeah. Kasi this is not the modernization that they are trying to make us, you know, believe na this is what we needed. But in reality, this is not the modernization that we needed. Kasi I believe modernization should be for all walks of life, na a lot of people and everyone could experience the benefits of, you know, such modernization or policy that they are trying to implement. So yeah, I know I sound political. Yes, I do. Everything is political. So yeah, yun lang. Kaya make yourselves aware and vigilant. Sana makauwi. Sana makauwi. And eto pa, ang napapansin ko, most of the vehicles na nagpa-pass through di sa harapan ko is mga private vehicles nga. Kasi nga, wala masakyan mga naka-transport ride. And I've heard conversations na ng mga tao na they are trying to book as well their ride home. Tapos wala rin sila mabuk. Tapos may mga ano pa na, ala, ang dami pala natin, ganyan. Tapos yung iba may baby pa. Imagine, people can experience this, and even worse pa dito, after December 31. This is not just because of holiday season. Yeah, people are on the street or on the mall, sa mall lahat, sa labas. Pero this is all happening because of the strike nga. And yung policy na yun is so neoliberal. Na party yun ng Chacha eh, na matagal na nilang winorecon. During 2016 pa, charter change. Yeah, this is, I am saying this is to let you know guys, kung ano yung mga information so far na alam ko. And itong transport strike na to, after mawala na talaga ng, you know, ng eligibility for these drivers to book. I mean, pag nagpasada, nawala na silang pasada. Alam ko, as far as I know, nasa 8% ng interest yung babayarin nila. Aside pa dun sa daily boundary nila na around 700 or 800 na hindi naman sa kanila yung vehicle. Imagine kung ano yung burden nito para sa mga public, you know, public, yung PUV drivers, jeepney drivers natin. So yeah, yun, make yourselves aware. Yun lang yung masasabi ko. And I'm still trying to book nga. But yeah, pag na-upload ko to, ay di na-upload. So, yung kinain ko, wala na, nagutom na lang din ako.